Hi guys! So, ito po ang unang vlog ko. At tomorrow is the big day of my life. Big day? Ano yun? Debo? Kasal? Hindi. Kasi ganito yon. Bukas na po ako magpapaayos ng ilong. Oh, so, no! So, ayos po yung ilong namin na. Ayan, kasi okay naman yung ilong ko. May bridge naman. Pero big, parang kamatis na isinumpak dito sa gitna. Parang bilog na bilog. Tapos sinasabi ng tao, okay naman daw yung ilong ko. Bakit daw kailangan ko pang magpagawa? Eh, hindi, ayoko talaga ng ilong ko. Kasi, hindi talaga siya maganda sa mukha ko. Kasi daw, pag daw tumangos na yung ilong ko, hindi na daw magiging bilog yung mukha ko. So, gagawin po yung nose surgery ko or rhinoplasty surgery or nose reconstruct. Nose or whatsoever sa Belo Medical Clinic sa Makati, sa Medical Plaza. So, ayan po. Ito po yung mga gamot na pinascript po sa akin ng doktor, ni Dr. Yang. So, arnica pellets. Ay, nasan ba si arnica pellets? Teka lang. Nawawala si arnica pellets. Guys, kung may mga naririnig kayong mga maingay, nandito ko siya sa kusina. So, talagang medyo maingay. So, ito po si arnica pellets. Nagugutom na ako. So, iinumin ko na rin po ito ngayon. 3 times a day to start one day before surgery. So, iinom na po ako nito. Tapos, 5 pellets under the tongue. Pero, kakain muna ako ng itlog. Nagluluto na sila. Ayan po. Tatlong ganito daw yung kakailanganin ko. Pero, dalawa lang yung nabili ko. Tapos, mas mura to guys sa iHerb. I-download nyo na lang yung apps. 700 plus lang, tatlo na. Samantalang ito, sa healthy option, 500 plus ang isa. Kaya lang may shipping fee yun kasi sa ibang bansa. Kaya maghanap kayo nakasabay na bibili. So, para siya sa swelling and bruising. Tapos, ito naman yung mga antibiotic at yung mga pain reliever or, ewan ko kung ano-ano to, napakadami. Katulad nito, Co-Amoxiclab 625 milligram tablet. Meron akong ganito, 30 tablet. Yung mga ganito ko, 30 tablet. Dami, no? Mahahay ako nito. Hay na nga ako araw-araw. Hay pa. Tapos, tranexamic acid, 500 milligrams. So, meron ako na itong 10. 10 capsule. So, ayan siya. 10 capsule. So, mercury ko siya nabili, guys. Tapos, etorecosib, 120 milligrams. Meron ako na itong 3 pieces. Ito. Ayan. Tapos, Naparin. Meron ako nito 15 tablets. Ayan. Tapos, hydrogen peroxide. My gosh, dalawang mercury guys yung napuntahan ko. Pero wala akong nabiling hydrogen peroxide. Sabi ko, paano na yan kung nangangailangan talaga yung nasa probinsya kami? Paano kung walang mabili? Paano kung may sugat na lilinisin, di ba? So, ang pinaka-last is si fusidine ointment. Ito yung mga pamahid siguro sa sugat. So, ayan, luto na yung itlog. Kakain na ako para mainom ko na itong si Arnica Pellets. So, babalitaan ko na lang kayo mamaya. Bye-bye! The next morning. Hi guys! So, ngayon na po yung araw ng aking nose job or rhinoplasty. So, ngayon po para nasa 8:30 po AM pa lang. So, kakain ako nito, Quaker. Kasi iinom ako ng Arnica. Arnica pellets po. Minsan po na ako nakakainis. Barakatong-barati ilong ko. Kasi fasting ako ng ano, ng 10 AM fasting na ako nung 6 hours prior na surgery. Sabi lang. Lagyan ko ng saging. So, nag-text na po yung Belo. Ang sabi niya, inumin ko na raw itong tatlong gamot na to. Yan. Iinom ako ngayon ng Co-Amoxiclab, Natrabox, 1 tranexamic acid, yung Hemostat, at 1 Naparin. Tapos kanina, uminom na ako ng Arnica pellets. So, ang kinaganda sa kanila, ina-update ka nga nila time to time. Sabi nga, tama nga yung sabi ni Angel Day. So, iinom tayo nito kasi kakatapos ko lang mag-full meal. Iinom tayo ng Co-Amoxiclab. Tapos, 1 tranexamic hemostan. Hayak ko nito sa gamot. Ansia. At isang naparin.
Itong bagot, parang bago na rin. Ewan ko pa para siya ng nasa rin. Ano kaya to? Sabi, bebe, sabi ko kayang iinumin to. Pwede? Ayan. Hindi every 2 minutes, every 3 minutes. Huwag ko naman umiinom ng gulot. So, gamit ang ating tubig kasi magte 10 a.m. na po. Ganun talaga ako uminom ng, yung uminom ng malalaking gamot. Parang pinig ko, gumuguit sila dito. Yes, ito madaling inumin kasi nagugluta ako pero nag-stop ako 2 weeks. 2 weeks ago na. And for the last one, gagayak na ako after ito. Para ka ng Yosef, napari. So yun, kainom na ako ng tatlong, inano sa akin ng belo. 6 hours before ng operation, ay kailangan kong minom nito. Sa ibang doktor, walang kaik-ika na ganito. Ang dami ko nakausap. Meron ako kung kakilala, nagpagawa siya ng ilong. Pero, pagkapunta niya doon, pagka-assist sa kanya, yung nagpa-check up siya, ora mismo, inano siya, ginawa yung ilong niya. Wala ba lang mga preparation na inom-inom ng gamot? Siguro kaya parang hindi masyadong namamaga sa belo dahil siguro maraming iniinom. Yung parang para bang prevention is better than cure. Ano ganyan? Kung tatanungin niyo kung kinakabahan ako, hindi. Siguro mamaya pa mga alauna, alas dos, gano'n. Pero ngayon, ang nararamdaman ko, excited. Kasi pag-isig-isig ako, sobrang babaw ng tulog ko kanina. Ay, nakita ka na! Na, bye guys! Maliligo lang ang kiss! Goodbye, goodbye everyone! A few moments later. Pinanonood ko si Angel Day. Ayan, nandiyan kasi ako ngayon sa kanyang posisyon. So, ayan. Ito na yung ikakabit sa akin. Dextrose. Dito gagawin yung pagpapatangos ko na low. Hi, Nurse Greg! Hi! Ito, magiging nurse ko. 3 hours later. Hi, guys. So, tapos na po ako. Wala ako sakit na lang doon ko naka-ano. Kasi 0%. Hi, Dr. Yam! Hi! Po, yung pinakamagaling na surgeon. Apo. Pinapakilala lang ko lang kung ikaw ang pinakamagaling na surgeon sa buong Pilipinas. Maganda ng ilong ko. Again. Thank you, Doc! Salamat din! Yay! Kasi siya po yung gumawa ng nose card, yung isa sa pinakamagaling at number one na surgeon dito sa Pilipinas. Yay! Thank you, Doc! Hi guys! So, kakauwi ko lang from Makati to Kabaratuan. Mga 3 to 4 hours drive. So, masasabi ko lang, wala akong naramdaman na sakit sa nose. Zero, talagang kung 1 to, i-rate ko siya na 1 to 10 as in 0. Yung sa ears ko, ayan din siya. Kung i-rate ko rin yung naging sakit na naramdaman, kung may naramdaman ba akong pain, as in 0. So, ayan po, normal lang po yung may mga lumalabas-labas na dugo. Tapos po, ang naramdaman ko lang guys, yung sa anesthesia,
yun lang, doon ako nahi, yung parang lasing ako, ganun. Yung parang, alam niyo ba yung lalasing kayo, tapos may hangover kayo, yung nahihilo kayo, yun lang. Tapos, nagsuka lang ako. Kasi nagsuka. Kasi sabi ko nga, ano ba yan? Hindi yung ilong ko o yung tenga ko yung masakit. Bakit para akong nahihilo? Dahil nga daw po bangag ako sa mga gamot. Kaya normal lang din po yun. So, yun, i-update kayo. I-update ko kayo day 1, day 2, day 3. Kung ano yung mga gagawin ko sa buhay ko. So, nakauwi pa ako, nakabiyahe pa ako. Kung titingnan nyo ako, para siyang masakit. Pero hindi po talaga. Ito, maligid yung part ng tenga ko. Tapos yung nose ko. Wala lang. Ayan siya. Ayan. Tapos yun, Twilight Sedation yung ginamit sa akin ng Belo. At yun lang. Next time na ako mag-explain pag hindi naman nahid yung upper lips ko. Kasi ito numb pa siya. I can't talk. Ayan na, kung nagsasalita ako ganyan lang. Okay, bye-bye! Hi guys! Thank you for watching and don't forget to subscribe till my next vlog. Bye-bye!